Hello mga kaji, this time po kumain tayo ng tonkatsu dito po sa Yabu House of Katsu. Ang kanilang specialty po ay yung tonkatsu or yung sa Japanese po na food is yung pork cutlet na breaded. Matagal na po yung Yabu restaurant pero until now, very popular pa rin po siya, pinipilahan. And look at the queue, ang haba po kahit na ang time po at this time is after lunch na po, almost 3 o'clock na. Pero ang dami pa rin pumipila sa Yabu. Marami pong nakaka-appreciate ng tonkatsu nila and yung unlimited nila sa ibang mga food. So ang pinaka-specialty po nila ay ang kanilang tonkatsu with a special tonkatsu sauce. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Lalagyan po natin ng tonkatsu sauce ang sesame seeds after grinding it para po mapalabas natin yung lasa ng sesame seeds. And then yung tonkatsu or yung breaded cutlet, breaded pork cutlet, dito po natin ididip. Ang sarap po ng combination. Yung medyo salty na breaded pork cutlet, tapos medyo sweet taste nitong ating tonkatsu sauce, ang sarap ng combination. So, ito po, pwede kayo mag-request either hot tea or cold tea. Unlimited po siya. Water is also available. And then, ito naman po ay ang kanilang shredded cabbage. Side dish po ito. Unlimited po yung side dish na shredded cabbage. So, bale, everything po is unlimited except for the katsu or yung main dish. Bale, ang babayaran po natin yung cost po ng main dish and then the rest po, free na po siya and unlimited. So, yung miso soup, yung Japanese soup po, kasama po yan sa unlimited. Ang sarap nitong ano nila, miso soup nila, sakto lang yung lasa. Isa sa mga favorite ko aside from the cabbage. Ang rice is also unlimited and you have a choice of white or brown rice. Unlimited din po ang fruits. This time, watermelon po. And sometimes, meron din po silang pineapple. So, ito po. Start na tayong kumain. Happy tummy! Buti na lang. Ang gagaling kumain ng mga kasama kong boys. Masarap po yung miso soup nila. Masarap yung miso pao. Sakto lang, di maalat. Tapos, lambot yung rice. Ito yun. Anong tawag dito pa? Katsu doon? Katsu. Tonkatsu? Pag doon, mayroong itlog. Ang katsu po, which is their specialty, is really, really good. Soft in the inside and crunchy on the outside. And masarap siya!
So, yung katsu po, iba-iba rin po ino-offer nila. And yung paggawa po ng sauce dito po, may pictures din on how to do it. Tapos may mga a la carte din po sila na ino-offer. And marami rin po mga choices dito aside from katsu. Masasarap po siya. Try nyo po. Subukan nyo kung mahilig kayo sa mga Japanese dishes. So, yung pong katsu, depende po sa grams niya kung gaano po siya kalaki. So, mas maliit po, mas mura siya. So, nagre-range po siya from 300 pesos pataas. So, kung hindi po masyadong maulam or matipid sa ulam, then you can try getting the smallest one. Aside from pork, meron din pong fish, oyster, and kung ano-ano pa po. Drinks and dessert are available as well. Kung hindi niyo po nasusubukan pa, it's worth trying. Ang sarap po, satisfied naman po kami, and okay naman po, sulit na po siya sa price, considering na only naman po yung mga ibang items. And sobrang dami rin po talaga ang mga repeat customers, kaya lagi pong puno dito sa branch na to ng Yabu sa Mall of Asia. Until here, mga ka-G, I hope nag-enjoy po kayo sa panonood nitong ating vlog about Yabu. If you haven't subscribed yet, please do so. Marami po tayong pupuntahan ng mga restaurants, hotels, at iba't ibang places. Until here po, this has been Plantorni G. Thank you for watching, everyone.